the arrest of Francis Leo Marcos. That's the name given to us in a booking ship by the Computer Crimes Division under Chief Vic Lorenzo today in Quezon City. Mr. Marcos was, Mr. Francis Leo Marcos was arrested pursuant to a warrant of arrest issued by the Honorable Judge Aida Ramkel Roque. The warrant is dated February 2018. This is in violation of Republic Act 8050 or the optometry law. We have other holdings and we are verifying the holdings of the NBI as against his involvement in other activities. There is also a warrant being verified. This one was filed by the NBI in 2006. The warrant issued for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. This is for qualified trafficking, so this is an unbailable warrant for his involvement in the recruitment of children. Also, there is a warrant for violation of Republic Act 9262. Ito yung sa exploitation, abuse, and violation of women and children. This one is issued in Kapan City. Also, we are in the process of verifying the true identity because we have been receiving reports that he had been using a name before, Norman Kapusin. Bangusin, sorry. The person to my right, Mr. Francis Leo Marcos, is assisted by his counsel, Attorney Castillo. And the arresting division is led by the Chief Vic Lorenzo. The accused in three warrants so far we have, is advised again of his right. Counsel, as he has counsel, he is assisted by counsel. He is also again advised of his right before the media, of his right to remain silent, and of his right to anything he says under our custody may be used against him in any form. Any questions? Ano po yung background po sa kailan po na ipalabas yung third case, third one po na verify? Which one? Yung sa murder. 1962? Yung last two, sir. Na na-file, isa po sa 2006, sir. Yung final po ng NBI. 2006, we have the agent who filed this case. He is now a chief, Chief Dimitria. Chief Dimitria. He used to be my agent. I understand I was the chief of the Anti-Human Trafficking Division when we filed this case. Dito sa Manila. And the agent at that time, this is now the chief, is agent Dimitria. Yung Sagapan, we are verifying the details of this case. We have a copy of the warrant. This is a verified warrant. This is for 1962, abandonment of women abuse of children. You would like to say something? If accused Francis Leo, I would like to respond to the media. First and for all, wala po akong kilalang taga-Kapan.
kabataan na kinasuhan mo ako ng estapa, which is naglaban mo kami sa korte at nanalo po ako, yun po ay acquitted. So baka sila rin mo yung may gumawa niyang violation of 926 ko na yan. Yan po ay hindi po talaga ako tagagapan, eh. Hindi po kilala kung sino yung nagsampa niya. Regarding naman po dun sa Republic Act 8050, yan po ay noong 2010, nung ako po ay nabigay ng libreng optical mission sa buong Baguio City po. Which is kasama ko po yung mga doktor na yan, ang nagdemanda po ay yung may mga may-ari ng optical clinic. Dahil wala ho silang kinikita, dahil ako po ay namimigay ng libreng check-up at libreng salamin sa mata. Ngayon po, dahil po yan taon-taon kong ginagawa yung optical mission na yan, at least 3 times a year, pag kumikita po ako. Nung pong nag-humanitarian ako, the same thing sa General Santos, somehow in 2014, hanggang Coronadal, hanggang sa Cotabato, sinasampahan din ako ng the same group, yung Integrated Philippine Association of Optometrists. At yan po ay nakuhanan ko ng receipt order kay Judge Noel sa Jensa noong 2014. Ngayon, kaya po kanina, nung pumunta po sa akin si Chief Lorenzo, sabi ko, ako po isasama sa inyo at paraliwanagin natin yung disease order ko at saka yung disease order ko at saka yung warrant of arrest ng violation of R-850. Now, yung isa pong warrant of arrest involving human trafficking, yan po ay wala po akong nalalaman at hindi ko po alam yan. Wala po talaga akong nalaman, hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktividades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold up o kung anuman. Tayo po ay masipag. Masipag po tayo maghanap buhay. Masipag tayo magtrabaho. Ayun po. Yun lang po ang aking masasabi. The rest po ay sabi ko. Sir, may isang tanong lang po. Kasi may binagin si Sir Gabi. Mayroon din po silang question sa identity. Ano po ba? Sir, ganito po kasimple yan eh. Ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, dapat po nanay ko ang tanongin. Sapagkat hindi naman po ako ang gumawa ng pangalan ko, kundi po ibinigay po sa akin yan ng aking ina. Pero related po yung sa ating hindi ko po yan masasagot. Ang masasabi ko lang po, kung may question po regarding sa pagka-Marcos ko, yan po yung aking ina. Ako po na nagkaisip ng 1997, yan na po ang aking identity, yung Francis Leo Marcos ko na yan. Andyan na po lahat ng mga passport ko, magmula nung kaluma-luma ang passport, dala-dala ko po yan. Ayun po. So, tumawa po kayo ng effort para i-identify po ang kasi reklamo kayo. Opo, ako ay may complaint sa NDI po. Nag-i-email po ako sa kanya regarding po sa proliferation of those fake account. Yung iba pa nga po, talaga sinasabi na ako daw po ay nangihingi po ng mga donasyon. Hindi po. Nagkaroon lamang po ako ng tamang kaisipan ngayon kumutok yung lockdown. At sabi ko, gusto ko magkaroon ng kasaysayan ng aking buhay. Kaya po, yung kung pera ko, at sagutin ko na rin po ito, marami nagtatanong saan daw yung galing yung aking pera. Ako po yung nagbenta ng ari-arian ko ng inana, dito po sa Ramon Isabela last 2 years ago, at yung pong isang bahay ko, ibinento ko ng halagang 40 million, so medyo malaki-laki po yun, yung 36 hectare na pinagbilang ko, at saka ng aking bahay. Siya pong aking inuubos na pinamimigay po sa taong bayan. Yun lamang po. Sir, for the record, hindi ikaw si Norman. Ah, hindi po.